Hi guys! Welcome na naman sa ating mag-ina mini-vlog. At ngayon yung araw na ito, samahan nyo naman kami dito sa pailaw sa aming bayan. Bukod nga sa maraming tao dito, ay napakadami ding mga pagkain na pagpipili. Bukod nga pagkasarap-sarap ng mga pagkain din eh. Pero puntahan muna natin yung pailaw. Habang ako nga ay nagsasalami, napansin ko na baliktad pa lang aking damo. Pero sabi nga ni Pacman, para sa'yo ang laban na to, so tuloy ang buhay. Pagpasok nga namin sa Megawing Plaza, kitang-kita talaga na napaka-solid ng aming pailaw. Tapos ang pinaka-the-best pa dito, hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio kasi dito meron na kaming mini Christmas village. Parang sa lahat ng mga bata, eh si Yuji lang talaga ang hindi nag-i-enjoy. In fairness, wala siya sa mood today. Bakit kaya? Kita nyo na, sabi ko sa inyo, wala siya talaga sa mood. Abot na nga ang maktol niya dyan guys at napakabibigat na mga yabag ng kanyang paa. Nag-aya pa kasi si Malayang bumili ng mga umiilaw-ilaw na laro. At alam nyo naman, sa mga ganitong harapan, pagkadami-daming nakitinda ng mga lobo at mga laruan. Kaya yung mga nanay dyan, relate na relate. Kailangan magdala ng pera kapag may mga kasamang bata. Naya ko nga si Eugene na magpa-picture din eh sa malaking Christmas tree. Kaso, bigla naman niya akong inirapan. Kapag nawala siya sa mood, isa lang naman talaga nagiging dahilan. Siya ay gutom. Kaya pala siya nagagalit. Gustong-gusto niya na palang kumain at bumili dito sa food court. Pagkatagal-tagal doon kasi naming nandun sa pailaw, ang pinunta daw niya din eh, hindi naman daw pailaw. Kung di daw yung bibingka at puto bunga. Nagikot-ikot na nga rin kami dito at sabi ko, mamili na siya kung anong pagkain na mabawasan ang intang ulo. Ang mga tinda nga dito ay merong mga takoyaki, mga parisan, mga fried noodles, mga barbecuehan, mga bilihan ng mga basta yun. Pero ang nagpatubok sa puso ni Yuji ay etong rice balls. Gusto daw niya ng barbecue on top. Kahit saan talaga kami magpunta, hindi naman siya kakain anong merienda kundi kanin sliper rin. Nagutom na nga rin kami ni Daddy kaya nakita ko tong fried noodle. Sabi ko, tara, bili tayo. Kasi alam nyo guys, nung kami nagtatrabaho sa Maynila, ito ang isa sa mga pinakapangarap namin kainin. Kaso wala kami pambili. Marami din kami pinagdaanan ni Daddy ng mga hirap. Baka kapag inisa-isa ko to ay mabalik ang maalaala mo kayo. Pero sabi nga natin, huwag tumigil para sa pangarap. At ngayon namang nakaka-LL tayo sa buhay, kailangan manatili ang ating mga paa sa lupa at maging blessing, syempre, sa ibang tao. In fairness, ang sarap ng kanilang fried noodles at dumplings dito. Medyo napapasupa-supa nga ako dyan sa sobrang gutom ko. Eh talagang ganun. Enjoy na enjoy nga kami ng Daddy. Kakakain ng fried noodles dyan. At wala nga kaming pake. Kahit sino pa magdaan, kain is life. Kaya minsan, wala din sa halaga yan kung magkano pagkain mo, kundi kung paano mo siya ini-enjoy na kainin. Dahil pinagpawisan kami sa dami din ng tao, naisipan ko bumili dito ng lemon na may Yakult. Alam nyo, ang sarap nito. Legit, promise. Pero may isang bata dito na abot ang kalabit. Gusto daw niya ng alamat ng Angel's Burger. Pagdating nga namin ay kitang-kita na kaagad yung haba ng pila. Pero dahil nga mainit ang ulo ni Yuji, wala tayong choice kundi umorder. Kitang-kita ko nga yung pagod ni Kuya sa paggawa ng maraming order. Kapag gumakain tayo sa mga ganitong food store, kailangan magbaon tayo ng mahabang pasensya. Hindi yung tayo inip na inip at kung ano-ano pa yung mga sinasabi natin sa inaabangan na nga rin ni Yuji yung putlong niya dyan at hindi na nga rin siya mapakali. Gutom na yun. Hindi na nga rin nagpapigil at kinain na nga rin agad ang kanyang putlong. Meron nga din pala dito nagtitinda ng authentic na tupig. Pero ang gusto nga ni Yuji yung kainin ay bibingka daw at puto bumbong. Kaso, kapag nga namang sinaswerte ka talaga, eh, pan 33 kami sa pila. Mga 10 years pa kami bago makauwi kung hihintay namin to. Hindi na naman nga maipinta ang mukha ng batang ito dahil bigo na naman siya sa pagkakataong ere. Kaya ang ending, nauwi siya sa isaw ng baboy. Masamang-masama nga ang kanyang loob dahil nga yung kanyang pangarap na bibingka at puto bongbong ay biglang naglaho. Sabi ko nga, bumalik na lang kami bukas pero tampo na yarn.